ay Bible history. Okay? So may seminar March 7, merong seminar. 7, 8, 9, 10. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ano ba ngayon? 6? 5. So 6 yung Monday. Tuesday, Wednesday, Friday. Saturday. Hanggang Saturday ito. So 5-day seminar. Diyan lang ito sa San Juan. May accommodation, may hotel, tapos libre lahat. Mamamasahe ka lang papunta ron. Okay. So, maganda siya kasi ano talaga siya, pag-aaral tungkol sa history ng Bible. Ngayon, dito, hindi ninyo makita, pero makaninag ninyo. Nilagay niya yung timeline. So, ako ay laging nagtuturo tungkol sa timeline. Creation hanggang sa end time. Okay. So, meron akong tinuro noon na the end time disciples. So, tayo ngayon ay nilikha sa panghuling araw. Okay. So, palagi ko sinasabi, nasa huling araw na tayo at ganoon din sinasabi ng mga pastor, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kumbaga sa sports na basketball, nasa last 2 minutes na. Okay. Now, pag tinignan natin yung ating mga sarili, nilikha tayo ng Panginoon na angkop sa panahong ito. Pang-end time talaga tayo. Kumbaga tayo ay mga finisher. So, alam nyo na yon. Pagdating sa takbuhan, kung di ba yung takbuhan na pinapasa yung baton? Kung ikaw yung huling tatakbo, so nasa sa'yo nakasalalay ang panalo. Ngayon, sa Panginoon naman, hindi naman contest. Ang sinasabi ng Bible, magawa mo lang yung tama. Dito, tinuturo niya, isang Korean ang nagtuturo nito, from Adam naman siya. Okay. Itong kabila ay merong nakalagay eternity. Eternity to eternity. Mula kay Adam, meron niyang nakalagay 400 BC. So, hindi natin alam kung sino yung nagpecha nito na 400 BC. Tapos, ang mga pangyayari, pagdating kay Noah, yung Great Flood, 2,350 BC. Okay. So, sa Bible ay mapabasa natin si Adam doon na sa chapter 3 ng Genesis. So, ito naman si Noah, mapabasa natin mula doon sa chapter 6, chapter 7, chapter 8, 9, 10. Ganon. Andyan yung story ni Noah. So, kung kayo ay ng pecha, tinan mo, bago si Jesus ipinako sa cross, okay, bago siya nagbuhis ng kanyang buhay, so, ano yun? Tama yung kanyang teaching. Nasa pagitan siya ng BC at saka AD. Okay? Pagkatapos ni Noah, ito naman si Abraham sa 2000 BC. So, ang gap mula kay Adam hanggang kay Noah is 2000. Okay? Abraham. From Adam to Abraham is 2,000. No? 2,000 years. So dito, makikita natin na ang tao, wala pa siyang 6,000 years yung humanity.
May mga pelikula tayo na papanood na ang Russia ay thousand years na ang kanilang existence. Wala ganon. Pag tinignan mo dito sa Bible, no, mula kay Adam hanggang kay Abraham, 2,000 years. Okay? So, every 2,000 years, merong tinatawag na judgment. Kaya, ayan, malapit kasi doon kay Noah. Si Noah ay 2,350 BC. So, 350 years na lang, magto 2,000, nagkaroon ng judgment. Oh. Tapos, doon naman kay Moses. Sa pagbibigay ng kautusan, dumating ang kautusan, lumitaw si Moses, mula kay Abraham kasi, ang kwento, ay ang anak niya ay si Ismael. Tapos ang anak niyang puro mula kay Sara ay si Isaac. Tapos si Isaac naman, ang anak niya ay si Jacob at saka si Esau. Si Jacob ay mula kay Jacob, noon nagkaanak siya ng 12 at isa si Joseph. Si Jose ay ang kwento na punta sa Egypt. At pagkatapos doon sa Egypt, si Jose ay doon na tumanda. Tapos isa sa tribe ng mga Levita, ipinanganak si Moises. So sa panahon noon ay hindi na kinikilala na ang kabayanihan ni Jose. Si Jose ay isa sa ginamit ng Diyos na nagpaunlad sa Egypt. Now, doon kay Moses, tinawag naman siya ng Diyos 1,500 to 1,400 BC. So marahil ang iba sa inyo, hindi kayo interesante sa ano nito. Hindi kayo interesado sa mga numbers. Pero, kamukha din sa mga edad ninyo, interesado ba kayong kwentahin edad ninyo? Alam nyo ba kailan kayo pinanganak? Alam nyo ba kung kailan matatapos ang buhay nyo? So, ganyan ang pag-ano ng Panginoon na ang sangkatauhan, nilagyan niya ng timeline. So, ang mundong ito ay merong panahon para sa mga tao. At pagkatapos ng tao, ano na, yung immortal na. Oh, kaya papunta tayo sa immortal. Tayo ngayon ay mga mortal. May namamatay tayo. Ang immortal, hindi na namamatay. So, yun ang sinasabi ng Bible na ang daigdig nagsimula sa immortal, tapos ginawa niya yung mga anghel, mga immortal din. Tapos ginawa niya yung tao, mga mortal, kakaiba tayo sa nilikha ng Diyos. Okay? Tapos, ang sinasabi sa Bible, yung kwento ng buong Bible, gusto ng Diyos na mula sa pagiging tao, mula sa pagiging mortal, maging immortal ka. Ayan yung ating future. Kaya patuloy tayo sa pag-aaral dito para maintindihan natin na yung ating future, hindi po ito pagkamatay mo, wala ka nang iisipin. Hindi po. Meron pong susunod na stages ng buhay. Hindi na po tao. Oo. Mawawala na yung pagkatao. Pagka magiging, sabi ng Bible, magiging katulad na ng mga anghel, yung susunod na stages ng buhay. Oo. Ganyan po tayo nag-direct magturo. No? Kaya si Jesus, nandun na sa langit, hinihintay na lang tayo na maging katulad niya. So, immortal na siya. Now, mula kay Moises hanggang kay David, 1,000 BC naman si David. Pinanganak si Solomon,
Tapos ang kwento ay yung panahon ng mga hari. Ayan, mula kay David, kay Solomon, hanggang sa sila ay maalipin sa Babylonia. Panahon ng mga hari. Tapos, paglabas nila sa Babylonia sa pamamagitan ni Daniel, hinula, no, na yung pagpatay, hinula yung pagpatay doon sa tinatawag na anointed one. Yun na si Jesus. Kaya dito, yung cross na sa gitna. Ayan. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay pinanganak sa pagitan ng B.C. at A.D. Okay. Nasaan na tayo ngayon? Nasa 2023. Pero, no, namatay si Jesus. Pagkatapos, yung church na pinagawa ay nasira naman sa panahon ng AD 70. So, nagkalat yung mga Israelita sa buong mundo, nabura sila doon sa Israel. Sinakop, nalubusan ng mga Romano yon. So, sinunog lahat yon. Pero ngayon, nagbalikan na sila. So, imposible mang sila ay makabalik. Ay, inano ng Panginoon, no? Ito'y niloob ng Diyos. Pagdating ng AD 476, nga pala, yung Bible, katulad ng Revelation, yung Book of Revelation, isinulat siya sa panahon ng AD 70. Si John the Beloved yung sumulat. Pagkatapos, yung pagpagsak naman ng Western Roman Empire noong AD 476. So, simula na nung ano, nung digmaan ng World War. Ang Amerika naman ay na-discover noong AD 1492 sa pamagitan ni Christopher Columbus. Tinatawag na New World. Okay. So, nagsimula doon yung pagkalat ng mga yung Reformation, yung mga yung age of the church. So, iba't ibang mga reliyon nagkaroon na ng misyon sa iba't ibang bansa. Okay. Kaya nga, ang misyon na pumunta dito sa atin, mga Kastila, di ba? Ipinapakilala yung Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pananako. Ganon ang ano nung araw. Pagka ikaw ay kailangan ka magpakalakas, kailangan mong sumako o ikaw ang sasakupin. Ganon yun. Kaya meron pa rin attitude ngayon ng mga tao na manako. Ang mga religion ngayon, ang mga tao, sinasakop nila. Marami ngayon, alipin pa rin, ang mga tao, alipin pa rin ng religion. Kaya kung ikaw ay may religion, umalis ka na dyan sa religion. Pumunta ka na kay Jesus. Okay? Kasi si Jesus, hindi niya sinasakop ang buhay mo para alipinin. Pero yun yung kwento sa Bible na ang tao na kanya-kanya na ng ang reliyon nila, pinapalawak na nila. Pupunta sila, maglalayag sila sa pamagitan ng barko, eroplano, para pumunta sa mga lupain. Pagkatapos doon, magtatayo sila ng isang bansa, tapos ipapalaganap nila yung reliyon na kanilang daladala. So kung sino mas malakas, siya yung mas maraming tao na makukuha. Kaya sa atin ngayon, mga reliyon, paramihan ng tao. Okay? Okay, so panahon ni yung present time na tayo dito sa panahon, nasa 2023 na tayo. Pero
Ito yung hindi natalakay. Nung nag-seminar ako dito, hindi natalakay doon na yung panahon natin ngayon ay yung calendar natin na 2023, dapat babawasan yon ng 33. Okay. 33 kasi si Jesus, yung buhay ni Jesus na 33 years old, ay hindi na isama. So nagkaroon ng yung nagturo din nito, hindi rin niya naaral. Kumbaga, meron na sa akin na wala sa kanya. Yun yung tinatawag na missing link. Kasi nung pinunto niya na si Jesus ay pinanganak sa pagitan ng BC at AD, dapat BC 1, doon nagsisimula yung ating kalendaryo. Pero yung kalendaryo natin nagsimula sa BC 33, ay AD 33. Dapat nagsimula ang kalendar BC 1 at AD 1. Yan. Eh, pagkamatay ni Jesus, 33, doon pa lang nagsimula yung kalendaryo natin. Kaya, tinawag nilang after death, yung AD. So, after death. Kaya, hindi sinama yung 33 years na ministry ni Jesus. So, kung isasama natin yun, ibig sabihin, mula 2023, aatras tayo ng 33 years para may angkop sa timeline yung ating pecha. So, kung 2023 minus 33, ilan? Ha? 1990? Tama ba? Sige, mag-minus kayo. 2023 minus 33. Dapat nasa 1990 pa lang tayo. So, 13 years na lang, tama? 13 years na lang para another 2000. So, ibig sabihin, wala pa tayo doon sa... Kasi, ang kwento, mula dito kay Adam, kay Abraham 2000. Mula naman kay Abraham hanggang kay Jesus 2000. Kasi, mayroong 4,000 BC dito kay Adam. So hanggang kay Jesus, dapat naubos yung 4,000 na yan. So ibig sabihin, 4,000 na nakalipas doon sa pagkapako ni Jesus. Mula sa pagkapako ni Jesus, bibilang ka naman ng 2,000 para maging 6,000. Bakit bibilang ka ng 2,000? Kasi 6,000 ang ibinigay ng Diyos na ano sa mga tao, na buhay sa mga tao. Pagdating ng 6,000 years, magbabago na si Jesus. Kaya, mayroon tinatawag na rapture dito. Present time, may rapture. So, hindi nila ito makalculate kasi nga, ang pinaka-ano sa Bible, yung buhay ni Jesus na 33, yun ang pinakasusi. Hanggat hindi nila nakukuha yun. Kasi sa Bible, si Jesus ang susi. Si Jesus yung timeline. Kapag number pinag-uusapan, yung number 33, yun po yung pinakasusi sa lahat ng computation. Pag wala ka nun, hindi mo mabubuksan. Di ba? Hindi mo mabubuksan. Kasi sinasabi, si Kristo ang sagot. Christ is the answer. So siya yung susi. Okay. So, dahil nga yung mga nag-compute, syempre, naanohan yung kanilang utak ng mga religious, na-ano sa kanila yon. Pero, naibigay sa atin na ang timeline, makukompute mo siya ng tama dahil si Jesus yung pinaka-sentro. So, ang buhay ni Jesus na 33, yung basis. So, kung mula sa kanyang kamatayan,
bibilang tayo ng 2,000 sa 2033 pa yon. Oh. Kasi i-add mo yung 2090, hindi, 1990. Dagdagan mo ng 13 years. Oh, ilan na yon? Tama ba yon? Ah, hindi. Mali, hindi 1990. Ha? 10 years. So, 10 years na lang. So, 10 years na lang. Ano, 20, ano? Oh. From now, 2023, mag-aad ka ng 10 years, 2033 na. Yung 2033, yan yung original na 2000. Year 2000, mula sa kamatayan ni Jesus. Oh, kaya kailangan makumpleto yung 6,000 years bago siya dumating. So, ang sinasabi ng iba, hindi nila ito ma-locate. Now, ang rapture, ito yung katuparan. Pagdating ni Jesus, magkakaroon ng rapture. Pagkatapos noon, ang susunod na mangyayari, so magkakaroon ng tribulation dito sa mundo. Tapos parang naka-incubate yung mga mananampalataya doon sa kalawakan. Merong space sa kalawakan na pwedeng tirahan na hinanda ng Diyos. Now, sa totoo lang itong mundo nakadikit lang ito sa kalawakan. So, hindi imposible 'yon. Now, pagkatapos ng 7 years ng tribulation, babalik na lahat. Lahat ng mga napalataya kasama si Jesus babalik na sa mundo para maghari naman ng 1,000 years. Kaya tatapusin yung 1,000 years para maging 7,000. Kaya ang number 7 ay perfect number. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit sinabi na ang number 7 ay perfect number? Kasi sa timeline, yung ika 7,000 years, kailangan tapusin yung 6,000 years, bibilang ng 1,000 uli para maging 7,000. And then, pagkatapos ng 7,000, yun na yung magsisimula na yung eternity. Na wala ng tao. Lahat ng tao ay pinalitan na ng panibagong katawan, katulad ng katawan ng anghel. At susunod na stage ng buhay ay yung pagiging anak na ng Diyos, kasama na yung Diyos magpakailanman. So, meron ng bagong lupa, bagong daigdig. Oh, hindi mo nasasabihin na wala kang lupa, na wala kang bahay na matatayuan. Bawat isa sa atin, may hinanda na doon na mansyon. Meron ka ng lupa. At kung ikaw naman ay may katawan na kagaya ng anghel, hindi mo na kailangan ng lupa para pagtaniman para mabuhay. Kasi meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo na kailangan yun. Ang gagawin mo na lang, mag-enjoy magpakailanman. Amen? Lalakbayin mo yung itong buong universe. Meron pang hindi universe ang tawag na hindi pa nailalagay sa isip ng tao. Ang tawag lang doon ay langit. Pero yung lugar na yon ay walang boundary. From eternity to eternity. Pwede kang lumikha, pwede kang mag-enjoy, lahat ng ano. Pero wala nang delay, puro na lang liwanag, wala nang kasamaan. So, makakalimutan lahat ng kasamaan. So ngayon, nandito tayo sa mundo, anong ginagawa natin? Ito ay preparation. Kaya sa pag-prepare, kailangan mo ng time. Nasa loob tayo ng universe na mayroong time. Ang mga between ng araw at ang buwan ay nagsasabi ng oras. Umiikot sila, sinasabi yung oras. Pero pag lumabas ka na dyan, wala nang oras. Doon sa langit, wala nang orasan. Okay? Nakikita nyo? So, kaya mahalaga na nandito tayo. Ang bawat minuto sa buhay natin dito, mahalaga. Paano mo ito tatapusin na maganda? So, kaya inanyayahan na palagi tayong tumingin kay Jesus. Amen? Palagi tayong tumingin kasi sayang ang buhay mo, ikakaramput lang, eksila ng buhay mo, isipin mo,
yung eternity, ang tao nagsimula na mabuhay ng 969, ang pinakamatagal na nabuhay. Tapos ngayon, paiksi ng paiksi. So bakit sinasabi ngayon paiksi ng paiksi? Kasi ang sinasabi doon, napalapit na ng palapit yung pagdating ng Panginoon. Ngayon, yung maiksing buhay naman yan, gusto ng Panginoon na pagyamanin mo yan para sa Kanya. Kasi, papalitan niya yan ng buhay na walang hanggan. So, hindi tayo dapat malungkot kung umiksi man ang ating buhay. Ang maganda, habang umiiksi ang buhay mo, mas napapabilis naman yung pagdating mo sa kaharian ng Diyos. Amen? Yun ang dapat mong paghandaan. So tayo ngayon ay nasa sa preparation. Ito yung dahilan bakit kinakailangan aralin natin ito para malaman natin ang kasaysayan ng tao ay kasaysayan na iniligay ng Diyos sa ating buhay. At ang plano ng Panginoon na sa bandang huli, no, hindi ka na maghihirap, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mamamatay. So kung hindi totoo yan, ibig sabihin, ang tao lang ang nag-iisip na hindi totoo. Pero ang Diyos, hindi mo pwedeng pag-isipan. Kahit anong isipin ng tao, ang Diyos totoo pa rin. Kahit sabihin ng tao na hindi totoo yan, hindi maapektuhan ng Diyos dahil siya yung manlilikha. Amen? Hindi nakadepende sa sasabihin ng tao, sa isipin ng tao, kung ano yung totoo. Ang totoo, itong mundo na nag-i-exist, hindi naman tayong gumawa nito, hindi naman tao gumawa nito. Ang buhay natin nag-i-exist, hindi naman tayo gumawa nito. Bakit ang tao nag-iisip na mas marunong pa sa Diyos? So, pinapakita sa atin ito para ano man ang bata ka man ngayon o matanda ka na, dapat yung direction ng buhay mo papunta kay Kristo. Amen? Walang reliyon. Sa langit, walang reliyon. Walang sinabi sa Bible na sa langit may iba't ibang reliyon. Oh, kaya bakit natin tatayo yung bandila ng ating reliyon? Ang itayo natin si Kristo, di ba? Si Jesus Christ, yun lang. Sa langit, lahat ng anak. Walang ang tawag doon ay Son of God, mga anak ng Diyos. Di ba? So kung ang Diyos ang tatay mo at ikaw yung anak, ibig sabihin, meron kang kapangyarihan na nahahawig sa tatay mo. Meron kang buhay na nahahawig sa tatay mo. Pero hindi ka pwedeng maging tatay, hindi ka pwedeng maging Diyos. Ang anak ay anak, ang Diyos ay Diyos. Si Jesus, nagpakilala lang na anak para siya yung ating kokopyahan. Pero doon sa langit, no, pag itinurn over na niya lahat ng tao sa Ama, ang Diyos iisa na. Wala ng anak, wala ng ama. Ay, kita nyo? Tayong mga tao ngayon, nasa ilalim tayo ni Jesus. Ang iba naman, dumidiretso sabi, okay, tumawag lang tayo sa Ama, huwag tayo sa anak, kasi anak, tao lang. Ganon. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya yung susi. So, sundin natin yung authority si Jesus. Ang authority na yun ay binigay ng Ama sa Kanya. Siya yung kumakatawan na Ama ng buong sangkatauhan. Okay? So, pagdating ng araw at mamumula tayo, si Jesus na sabihin niya, okay, ito na, meron ng bagong langit at bagong lupa. Kasama na si Jesus, kasama na mananampalataya. Yung Ama, isusuko ni Jesus yung mga tao sa Ama. Ito turn over niya sa Ama. Pagkatapos siya, babalik na doon. Yung Ama, Anak, Espiritu, magiging isa na sila. Wala nang tataas, wala nang bababa. Para pantay-pantay sila. Kita niyo? So, ang mangyayari, yung Ama, siya na yung pinaka-head sa lahat.
hindi na dadaan kay Jesus. Kasi iisa na rin sila. So, pinakita ko sa inyo yung mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa inaharap. So, sana, pagdating ng 2023, sasabihin ninyo, uy, hindi naman na gano'n ah. Sa 2023, sigurado, nag-iba na yung buhay ko. Pag sinundan natin ito, meron tayong 10 years. Anong gagawin natin sa 10 years? Ang gagawin natin sa 10 years, dahil ligtas na tayo, ang gagawin natin, papuputihin natin yung ating buhay at ibabahagi natin yung ebanghelyo sa ng Panginoon at ang pag-unlad ng ating buhay ay ibabahagi natin sa mga tao. Yung imposible mangyari sa atin, dapat gawin natin. Imposible ba na ikaw ay umaman? May pagkakataon ka pa. Sa maiksing panahon na yan, no? Kasi ang mundong ito, wala nang kwenta pagdating ni Jesus. Wala nang currency. Anong kagawin mo sa pera? Anong kagawin sa ginto? Pero may oras pa tayo para gamitin yon. Pero kailangan natin magsikap ng gusto. Kailangan ang isip natin at yung ating kamay, yung ating paa, magkaisa para kunin yung pagpapala ng Panginoon, paunla rin ang ating buhay habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Ngayon, hindi ko pwedeng naghahanap buhay tayo tapos hinihiwalay natin yung ating sarili sa Panginoon. Kung magkakayon, mahihirapan ka lang. Pahirapan mo yung sarili mo. Maga kang mamamatay. Pag dumapo yung mga sakit sa mundo, tsak, hindi mo ma-preserve ang buhay mo. Huwag kang maging ganon. Dapat ganyan ka lang. Pag dumating yung blessing, salo. Kain, ipon, tanim, bigay. Pero pagka kumuha ka ng blessing, ganon. So, nakakuyong yung ano, ayaw pitawa. So, pag bumagsak yung blessing, wala ka nang makukuha dahil sarado yung kamay mo. So, yung sakto lang. Kailangan natin malampasan yung tinatawag na poverty level sa ating buhay. Sa totoo, nandoon tayo ngayon. Nandoon tayo ngayon. Tumingin kayo sa ibang bansa, no? Sila ay nabubuhay sa kalangyaan, pero grabe din yung kanilang kasamaan. Sa atin, masama ang nangyayari sa atin dahil sa sobrang kahirapan. Ngayon, kung hindi pa tayo maglilingkod sa Panginoon, wala na tayong tsansa. Isa na lang ang tsansa natin. Di ba? Ang chance natin ng Panginoon na lang. Walang makakapigil yon. Okay? At pagka lumapit ka sa Panginoon, pinapangako ng Panginoon na lahat ng pagpapala niya ibigay sa'yo. Magagawa mo lahat. Kaya sinasabi, I can do all things through Christ which strengthens me. Magagawa mo lahat. Pero, wag maapektuhan yung utak mo, yung tinuturo ng mundo. Aralin mo yung tinuturo ng mundo, aralin mo yung tinuturo ng Diyos. Kung ikaw ay, illiterate ka sa Bible, tapos literate ka naman sa mundo, ano yung ibig sabihin? Matalino ka sa mundo, tapos bubo ka sa Bible. Hindi balansi yun. Merong tinatawag na wisdom of the world, merong wisdom of God. Dapat mas lamang sa iyo yung wisdom of God. Alam mo yung wisdom of the world. Amen? Tama po ba? Kasi, magiging mas mababa naman tayo sa tanga pagka hindi natin alam ang mundo. Ang alam lang natin Bible, tapos hindi talaga kaalaman sa Bible yung kung hindi natin kilala yung mundo. Kaya alam niyo yung Diyos, ipinakilala sa atin yung liwanag at dilim. Ipinalam sa atin yung katotohanan at yung kasamaan. Lahat yun ipinapakilala sa atin para hindi tayo inosente magkabila. Amen? Para alam natin dapat natin gawin. Sa mundo, alam nila yung karunungan ng mundo pero hindi nila alam ang karunungan ng Diyos. Masama yun.
Ito din sa mga anak ng Diyos. Sa Bible lang sila nagaan ng pupukos, ganyan. Hindi sila nagdinegosyo. Masama din yun. Masama din yun. Kasi, pero yun, isasayang mo ba yung Bible? Punta ka ba sa, no, sa bangko, pakita mo yung Bible, sabi mo, anak ka ng Diyos. Kinakailangan mong pumasok sa business. No? Para, kasi, ang Panginoon ang nagturo sa atin ng business. Di ba? So, yun. Ngayon, edi, kailangan mo ng pagsisika. No? Halugugan mo itong banal na kasulatan para makita mo yung daan, no, ng totoong pag-unlad. Di ba? So, pagsasabi na, okay, maunlad ako kasi kabisado ko na yung Bible. Magaling ako mag-pray. Magaling daw mag-pray. E di lahat siyang ano, sinasagot para ka na si Jesus Christ. Ayan mo sila kung magaling sila mag-pray. Alam ko naman yung salita ng Diyos kasi nag-aral siya, nag-doctorate. Ganyan. May mga doctorate sa Bible, may mga PhD. O, ganyan. Yung mga matataas na paralan ng Bible school, doon sila nag-aral. O. So, isa sabihin nila na, mas marunong ako sa'yo. Tapos, pag nakita naman yon yung Hudyo at saka yung nag-aral sa mga Bible school, sabi ng Hudyo, eh, mas mababa ka lang sa tanga. Bakit? Bible galing sa amin eh, pinag-aralan nyo yun. Kami gumawa nun, si Moises yung aming ninuno. Ginagamit nyo lang yung sa amin, hindi naman yan sa inyo. No? Di wala ka nang panalo sa Hudyo ngayon. Kaya, ganon. Kaya, ang ano natin, andyan si Google, andyan si YouTube. No? Arami mo yung dapat mong matutunan. Palawakin mo yun, palawakin mo rin sa salita ng Diyos yung ano mo. Pag, i-combine mo yun. No, i-combine mo 'yon. Para kang may ano, para kang oras, may liwanag, may dilim. Naiintindihan mo 'yung liwanag, naiintindihan mo 'yung dilim. Tama po ba? Hindi ka natatakot sa dilim kasi naiintindihan mo 'yon. Hindi ka rin natatakot sa liwanag kasi alam mo kung ano meron sa liwanag. Nakikita mo kung ano 'yung nasa dilim. Nakikita mo kung ano nasa liwanag. Hindi kagaya ng mga Dracula, tulog sila sa araw. Kasi ayaw nilang makakita sa liwanag, nasisilaw sila. Di ba? Oh, bulag sila sa liwanag. Eh, may mga tao na bulag sa katotohanan. Ganun yon. Yun yung mga Dracula. Tapos, ang mga anak ng Diyos naman, doon lang sila sa liwanag. Takot sila sa dilim, kaya hindi na sila lumalabas ng gabi. Takot sila sa mga nasa dilim. Ang Diyos na gumawa ng dilim at liwanag, no, pinakilala niya sa atin yung dilim. Ang dilim ay kasalanan, ang liwanag ay katotohanan. Pinakilala niya sa atin yon. Ito anak yung dilim, meron kang dapat makita dyan, meron kang dapat iwasan. Kung nasa madilim ka at wala kang liwanag, babangga ka, mapapahama ka, mahuhulog ka sa hukay, o kaya makakaapak ka man ng matalas. Pero dahil ikaw ay galing sa liwanag, pupunta ka sa dilim, nagliliwanag yung dilim. Hinihiwa mo yung kadiliman. Kaya kahit yan ay kasamaan, hindi ka dapat maapektuhan ng kasamaan. Hindi ka dapat natatalo ng kasamaan. Dahil walang liwanag na natatalo ng dilim. Amen? Ganon ka bilang isang anak ng Diyos. Hindi ko sabihin na, oy, yung barkada mo masasama, masama ka na rin. Yung mga tao na pumunta sa iyo ay masasama, naging masama ka na rin. Para naapektuhan ka nila, hindi ka dapat naapektuhan. Dapat lagi kang naapektuhan ng salita ng Diyos. Amen? Anak ka ng liwanag. Diba? Hindi ka anak ng dilim. Tatalunin mo yung dilim dahil ang liwanag nasa iyo. Amen? Kaya sinabi sa chapter 1 ng John, si Jesus ay ilaw. Sabi niya, and the darkness cannot comprehend the light. Hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag. So, nandito tayo sa mundong ito, nilikha ng Diyos sa mundong ito, andyan yung kasamaan, andyan yung kabutihan. Ikaw, anak, sabi niya, pumili ka at piliin mo yung tama. Ngayon, binigyan tayo ng Panginoon ng mga kagamitan. Ang kagamitan, yung salita ng Diyos,
isakpat mo sa buhay mo para pag lumabas ka, kahit kaharap mo si Satanas, hindi ka matatalo. Hindi ka matatalo. Kahit ang pintuan ng impyerno, hindi ka matatalo. Sinabi ng Bible, the church, even the gate of hell cannot comprehend. Even the gates of hell cannot prevail it. Ginawa niya yung church. Alam mo, ganyan ang position mo sa harap ng Panginoon. Dito sa mundo, parang ang maliit na si Jesus na lumalakad. Hindi, pagdating ng tukso, entertain mo yung tukso, ay, nagpatukso ka na rin kasi natangay. Kasi ang tukso kasi parang baha, maling agos. Kung wala kang salita ng Diyos, tatangayin ka. Bakit? Ang salita ng Diyos kasi ay kapitan. Pag kumapit ka sa salita ng Diyos, hindi ka matatangay. Ang banal na Espiritu Santo, siya yung standard. Kahit anong lakas ng kasama sa mundong ito, kumapit ka sa banal na Espiritu, hindi ka matatangay ng agos. Ikaw lalaki, paano kung may babae naghubad sa harapan mo, patulan mo? Ikaw namang babae, ganun din. Diba? Ang tukso, nakakabaliw. Pero, dapat ang isipin mo, yung salita ng Diyos na nasa'yo, doon ka mabuhay, doon ka manangan, di ba? Doon ka sumandal, doon ka kumapit, no? Kasi patitikimin ka lang ng konting saya, pero pagkatapos noon, karimarimarin. Instead na aasenso ka, wala, nahatulang ka ng habang buhay na sumpa. Sige, namuhay ka pa doon sa sumpa. Apat na habang buhay na sumpa. Paano yun? Di ba? May pagkakulong na ganon. Hindi dapat mangyari sa buhay natin yon. No. Ngayon, eto na. Nalaman na natin ngayon na kung saan tayo nagsimula at saan talaga tayo matatapos. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bago natin si Kuya Bert para sa ating pagbungad na panalangin. Hello. Lord, maraming salamat o Diyos sa araw na ito na kami muli narito upang ikaw ay sambahin, purihin. Hallelujah sa lugar na ito upang ikaw, Lord, itaas, Panginoon, sa umagang ito. Lord, maraming salamat o Diyos sa umagang ito na kami ay muli narito. Ang sabi mo nga, O Diyos, sa iyong mga salita, dalawa tatlong nagkakipon sa iyong pangalan, Panginoon, ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, O Diyos, bago kami lumapit sa biyaya ng iyong trono, O Diyos, kami ay ihingi, Panginoon, ang aming mga pagkakamali ng aming mga nagawang kasalanan, lalo na, Panginoon, number one sa aming mga kaisipan, sa aming pananalita, sa aming ugali, Lord, hinihingi namin na linisin mo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa umagang ito upang purihin ka at sambahin ka. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan na pinagkalog mo sa bawat isa na naririto, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, sa iyong mga salita. Lord, sa umagang ito, sa aming pasimulang, gawain ito, Lord, ang magpapaawit, Lord, tunay na pagpalain mo na ikaw ang siyang patuloy na bumabayad sa kanyang Panginoong buhay. Ganoon din ang mag-gitara, mag-drums, Panginoon, ang gabay mo, Diyos, na siyang patuloy, Panginoon, sa bawat isang magkatuloy ng buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga ito na, Lord, ang iyong kapangyarihan ang siyang malayang kumilos sa lugar na ito. Walang makatahan lang, O Diyos, sa pamagitan ng iyong pangalan. Maraming salamat sa iyo, sa umagang ito. Amen. Fresh.
Oh.
Thank you.
awitan natin ang Panginoon ng isang masaya kawitin. Yeah.
the truth and the life to live by faith and not by sight for you. Forgiving all fools. Nahiling ako sa ano sa Whitestone. Kalakad na ako. Tapos, nakapunta kami sa Whitestone. Libre pagkain, pamasahe, higaan. Babalik na naman ako sa 13, 14, 15. Sumama na kayo. Yun ang blessing. Kaya sa mga ayaw mamasyal, mamasyal na. Libre pagkain, pamasahe, higaan. Nakapag-aaral din ng 12 years Bible School. Si Pastor nakarating na, kaya lang hindi na umulit, wala akong magawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na nahihirapan ako mag-announce sa mga libre. Diba sabi ng Panginoon, sa huling araw, ibubuhos ko ang biyaya. Andiyan ang biyaya, ayun niyo pa rin pumunta. Libre pamasahe, higaan, at aral. Tapos sa mga, ano, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga hindi na nag-aral sa elementary, hinahanap ko sila, nag-enroll na.
Sa high school, bumagsak din sila. Hinanap ko rin sila, nag-enroll na. Tapos salamat ako dahil bigyan ako ng simpag ni Lloyd na mag-aral sila. Dahil pag tinamad sila, wala silang hanap buhay. Tapos salamat ako ang bagumbong. Meron na tayong SM. January mahihari na. Sabi ni Cabeza, lahat kayo makakapagtrabaho. Meron na rin ding LTO dito sa may Villa Luisa. At sa Villa Luisa, meron na rin Jollibee. Yun ang aking news. Salamat po. Amen. Thank you po, Sister Vicky. Salamat po sa Lord, di ba? Kasi binigyan siya ng maayos na help. Di ba? Nakakahayo, nakakarating kung saan-saan. Amen. At may literal na ano, di ba? Marites. Di ba? Ang Marites ng bagumbong. Ang dami niyong balita, no? News. Pero, thanks be to God. Kasi, binayayaan tayo ni Lord ng mga pagpapala. Diba? Malapit na yung Jollibee, malapit na yung SM. Diba? Amen po. Amen na po ba magpapato sa buhay niya para sa Panginoon? Ayun, sige na. Halika na rito, kapatid. Kapatid na. Alam ko na po natin ang Lord sa buhay. Hello, baby. Dawa sa awat lang ako si ano. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi gumawa siya ng way para maging okay kami nung ano nung biyan ko nasabay. Tinakasan ako. Nagpapasalamat ako kasi di dati kasi parang iniwasan kami ni Brother Gerbo yun eh. Ngayon kasama namin sa isang bubong taos. Kasama pa namin sa simbahan. Ayun. Thank you, Lord. Yun lang po. Akala ko marami pang sasabihin eh. Biglang kinat. Ayan, praise God, di ba? Kailan kaya, when kaya, di ba? Yun yung mga when kaya. Yung mga pinag-pray mo, di ba matagal mong in-incubate sa prayer mo, tapos bigla, ito na, sinagot na ni Lord, di ba? Napakalaking kagalakan sa puso na makasama yung pamilya sa paglilingkod. Amen po? Amen! Meron pa po ba? Amen! Ayun! Amen! Praise God! Diba? Malapasok na natin si Lisa Angel. Ayun din, parehas sa kanya. Sa akin naman, papasalamat ako kay Lord kasi yung napaka-imposible para sa aming magkakapatid is naging posible kasi walang imposible kay Lord. Ayun, si Papa nandito. Ayun, kasama namin at sisimpa na dati akala namin sobrang hirap para sa amin na akayin siya. Hindi na namin yung parang pinurs yung magulang namin, kundi kusa. May pagkukusa dahil tinawag ng Diyos. Yun lang, napapasalamat ako kay Lord. Amen! Amen! God bless you. Kaya God bless you. Diba kasama ko yun dati, no? Yung mga parents namin, no? Napaka-unsupportive. Napaka-unsupportive, no? Sila pa yung unang-unang persecution sa amin. Pero, thanks be to God. Kasi, yung Lord, yung nag-lead sa kanila papunta sa lugar na to. Amen po. Praise God po sa buhay ng Hinang family. Amen! Ano pa po ba? Magpapatuto. Special number! Ayun, bago pa si Kuya Bert. Sige Lord, papurihin ko lang Panginoon. Gusto ko lang may balik sa Diyos yung kapurihan. Magpapasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari din sa aming pamilya. At sabi ko nga sa aming mag-asawa, kami ng misis ko, hindi kami nag-aaway tungkol sa pera. Kung wala kami pera, ayan lang yung kung wala pera. Manalangin lang sa Diyos sapagkat ang sabi nga ng Diyos, sa kanyang kayamanan, tayo ay kanyang pagpapalain. Ayan. Kaya, hindi namin kumisan, tingin niya sa amin ng tao, kala nila mayamang kami. Kaya nga, tulad nung isang araw, na-tricycle lang ako, tapos pumunta ako sa isang kalenderiya, bumila ko ng ano, ng pansin. Ang sabi sa akin ng tindira, bakit nagpapagod ka ba dahil matanda ka na? Ito talaga naman, ang ganda naman ang buhay. Sabi ko, kung gumanda man ang buhay ko, ang Panginoon lang ang gumawa ng paraan yun para maging maganda ang aking buhay. Pero pagdating ka ako sa ganitong edad, hindi ka ako nakahiga ka na lang.
tutumanga kundi kung minus ka dahil isang exercise din naman kapo yan sa paglupa nating katawan. Amen? Diba? Kasi kapag oras na tayo ay nagkakaroon ng exercise, lumalakas din yung ating pangangatawan. Amen? Kaya ako nagpupurit at papasalamat sa lahat ng bagay, maging pangangailangan man namin, maging sa aming tahanan, ang Diyos ang nagpupuno at ang Diyos ang lahat ng nabibigay sa amin. Amen, praise the Lord. Kaya pinasalamatan ko ang Diyos, ang sabi nga, tayo man nandito mga magulang, huwag tayo magsawa, purihin natin ang Diyos. Kung ano man ang wala sa atin, ipanalangin mo lang, may pananampalataya sa Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Amen. Sino ang nagpayaman sa atin na sila din yung nagbigay ng lakas? Amen! Wala na po. Wala na akong katawag. It's special number. It's special number. Unprepared. So yan, kung wala na pong testimony, special number, tumayin po tayo upang bigyan ng kaluguran ng Diyos sa buhay ng ating mahal na pastor, Pastor Andy Garrido. Palakpakan po natin ang Garrido. Thank you, sir. Glory to God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Okay, tayo manalangin. O Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong pagtutubos sa amin. Salamat, O Diyos, sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Lahat ng aming mga kasalanan ay iyong binayaran. Sa bawat isang sumasampalataya, naniniwala sa iyong ginawa, Panginoon. O Diyos, ang aming ang paglilinis mo sa amin ay mula sa aming pagsilang hanggang sa huling araw ng aming buhay. O Diyos, kami iyong pinabanal at tinawag na matuwid sa iyong harapan. Maraming maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. At sa umagang ito, patuloy, O God, sa pagpapalago, pagpapalawang ng aming buhay, tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Na aming pong mabatid ang mga bagay na dapat namin gawin upang kami patuloy na magsumikap, Panginoon, upang ang iyong kapangyarihan ay makita sa aming buhay. Gabayan mo kami, O Diyos, at ang kaaway ay wala magagawa sa aming buhay sapagkat ikaw ay suma sa amin. Matakila, mataas ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw na! Amen! Palakpakan po natin mga kasang Panginoon. Glory to God! At salamat sa mga nagbigay ng kanilang testimony sa mga patutuo. Tayo po ay mga maupo na. At okay, si Kuya Bert ay talagang pinagpala na. No? Dahil nung makilala niya ang Panginoon, no? Nung kanyang kabinataan ay nagabayan siya na hindi mapunta sa ibang direksyon ng kanyang landas. Tapos ay natuto siya sa simula magsimba at magbasa ng salita ng Diyos. So, inaani niya ngayon, no? Yung pagpapala. Kaya sinasabi, eh, manalangin ka lang, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero kapag hindi mo yon, matagal nang ginawa yon. Kumbaga, sa buto, tumubo na, diniligan na. At ang puno, namumunga na. Diba? Kapag namumunga na ang puno, no, maubos ang bunga niyan, balik na naman sa ikon, mamumunga ulit yan, namumunga. Ganun yun. Pero tayo, yung iba dyan na hindi ba nakapagsimula, na ikumit ang kanilang buhay sa Panginoon. Okay, meron naman tinatawag na hindi mula sa buto, kundi meron naman tinatawag na grafting, di ba? Pumutol ka ng sanga, itanim mo may bunga na, di ba? So, sa Panginoon, ang Panginoon kasi ay pag ikaw ay tumawag sa Kanya ng buong puso, tapat, at nabasa ng Panginoon, kung tayo ay tapat sa ating mga sinasabi, hindi makakapagsinungaling ang tao sa harapan ng Diyos. Basa niya lahat, hanggang sa susunod na araw na iisipin mo, nababasa ng Panginoon. No? Kaya kailangan tayo po ay matakot sa harapan ng Panginoon. Kung tayo man ay nagkukumit ng ating buhay sa Panginoon, kung tayo ay nagsusuko ng ating buhay sa Panginoon, alam ng Diyos kung totoo yung ating sinasabi at sana may isa katuparan natin yon, may isa gawa natin yon. Amen? Hindi lahat ng nalalaman natin ay nakakatulong sa atin. May mga nalalaman tayo na hindi na isasagawa, kaya wala rin natutulong. Di ba? Ano mang bagay na mabuting isipin mo, pero hindi mo sinagawa, wala rin mangyayari. Ano mang bagay din na masama na isipin lang, wala rin. Kaya yung iba gumagawa ng masama, iniisip nila, ginagawa nila. Kaya talaga resulta masama. Amen? Kaya tayo,
dahil sa mabuti tayo, dapat lahat ng ituturo sa atin ng Panginoon ay ating lakaran upang sa gayon, no? Ang tunay na pagpapala ay ating makamtan. Buksan natin ang ating Bible sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 20 hanggang My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth and a perverse lips. Put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Eh, translate natin sa Tagalog. Okay. So, sinabi niya, anak ko, my son, attend to my word. Pahalagahan mo ang aking salita. Ano ba yung attend? Diba? Eh, bigyan ng pansin o huwag baliwalain. Diba? Kasi marami tao, ang salita ng Diyos ay binabaliwala. Kaya, God is calling for our attention. My son, attend to my word. This is called for attention. No? Ano po yung inaano ng Panginoon? Ano po yung hinihiling ng Panginoon? Yung pong ating isip. No? Di ba sa mga sundalo, pag sinabi, attention! Dapat alert ka. Gusto ng Panginoon maging alert, active. Kaya may kinakanta nun, I'm awake, alert, alive, enthusiastic. I'm awake, alert, alive, enthusiastic. I'm awake, alert, alive, alive, awake, alert. I'm alert, awake, alive, enthusiastic. O, diba? So, kailangan na, no? Masigla ang isip mo, buhay, no? Enthusiastic. Kung nagre-response ka, di ba? Responsive ka. So, attention, hindi tutulog-tulog. Pagdating sa salita ng Diyos, huwag tayo tutulog-tulog. Dapat ang ating isipan naglalagos. Parang pagkain na nilalasahan mo. Anong klaseng pagkain ito? Anong sangkap meron doon? Di ba? So, yung ating taste bud, marunong siyang umunawa ng lasa. Di ba? Ginawa ng Diyos yun. So, yung salita ng Diyos, dapat lasahan mo ng iyong isipan. Dapat ang iyong isipan, mahimay-himay mo ito, ang bawat sangkap na naroon, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, anong layunin ng Panginoon, anong nais ng Panginoon, bakit niya ito sinabi, kailan dapat gawin, anong resulta ang gusto niya mangyari, di ba? God is calling our attention. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Wow. Eh, diyan pala sa Tagalog eh. Sa English, attention, dyan sa Tagalog, makinig. Di ba, layo? Paano naging makinig yung attention? Parang yun lang, binababaw niya kasi. Tapos,
tikilin mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Kaya nagdoble na siya dito. Yung makinig at pakinig, nagdoble na. Pero sa English, as a, my son, attend to my word, incline thine ears. Yung pakinig. Ang attention kasi, no, eh, kabuuan, the totality ng ating tinatawag na yung ating ano ito, yung pakiramdam, paningin, pakinig, di ba? Yun. Yung tawag doon ay awareness. No? So, meron pang anticipation sa mangyayari. Na, nalalaman mo kung malamig yung hangin, kung uulan, kung doon sa posisyon na yon. So, pati kalikasan, pinapakiramdaman mo. Hindi ka lang nakabase doon sa mata mo, hindi ka lang nakabase sa paningin mo, nakabase ka pati sa loob ng iyong pangunawa. That is called attention. Na number two, ay ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Pag ikinikiling yung pandinig, ibig sabihin, meron kang tinatawag na focus. Diba? So, yung ating tenga, no? Kung ano yung sinasabi, dapat meron kang diin, meron kang hindi dapat nawawala yon. Meron kang paggunita, meron kang pag-alaala dun sa sinabi kasi or else, makakalimutan mo. Oh. So ngayon, halimbawa, ano yung verse na pinag-aralan natin? Ano? Ano yung verse na sinabi ko kanina? Oh. Proverbs 4, 20 to 27. Oh. Kasi, pag listo yung pakinig mo, marami kang maririnig, pero meron kang narinig na nandoon pa rin, nag-stay yun. Kumbaga sa tunog, bumibitin sa area yun. Kaya sa music, may tinatawag na booster. No? Kapag ang amplifier mo, eh, walang booster, pangit ang tunog, di ba? Pero pag may tweeter, may booster, parang yung tunog, napapabitin niya sa ere, napapatagal niya. No? So, hindi yung isang buhos lang na ganun. Gumaganda siya. Kaya ang booster, pampaganda. No? Nagbubuhos siya. Lumalawak yung kanyang sako. So, ganun din. Ang ating tenga, pag may narinig tayo na salita ng Diyos, dapat nananatili yon, tumatagal yon. Kasi sa daming maririnig mo yung salita ng Diyos, dapat yung attention mo, yung pagkiling ng iyong ito'y attitude. Yung ikiling mo ang iyong pakinig, this is an attitude, no, na tayo ay nagpapakumbaba sa salita ng Diyos. Paano ba ikiling ang iyong tenga? O di ba gumagana? So, nung araw, may mga radio nung araw, pagka mahina na battery, mahina na yung salita. Kaya kung may pinapakinggan ka na drama, no, hindi mo na ganong marinig. Kaya sinasabi mo, tahimik! Wala magsasalita. Tapos yung tenga mo, inutok-tok mo pa doon sa ano? O, yun. Di ba, bumababa ng konti yung ulo mo. Sa harap ng Panginoon, ang ugali natin na pagbababa ng ating mga pride, ibababa natin yung ating sariling kagustuhan doon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Yun ang ibig sabihin ng ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga salita. So, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, eh, ano yun? Kapag principal yun. Authority yun. Dapat pahalagahan mo ito dahil dalawa ang pwede mangyari sa buhay mo. Pwede kang pagpalain at pwede kang masumpa. Kapag hindi mo sinunod yung salita na ibinigay sa'yo,
ang kabaligtaran nun ay sumpa. Kasi ang hindi mga sumusunod sa Panginoon, hindi nagpapakita ng hindi pananampalataya. Ang pananampalataya ay mayroong action. Diba? Faith is an action word. Faith is a verb. Na dapat pag tayo ay nanampalataya. So, hindi mapakali yung ating buhay na hindi yun maisagawa. Ang tawag doon, na nagawa mo yung ikiling ang iyong pakinig sa salita ng Panginoon. Kasi ang pagsunod sa Panginoon ay simbolo ng pagpapakumbaba. Eh tayo mga mahirap, paano mo tayo papakumbaba? Nasa baba na nga tayo. Ang problema, yung hindi natin pagsunod. Buti na lang, dumating yung salita ng Diyos. May pagkakataon ka pa na pagpalain. Amen. Kasi walang magpapala kung walang salita ng Diyos. Paano mo magagawa yung tama? No? Kung walang salita ng Diyos. Now, number three, yung unang, a call for attention. Pangalawa, ay yung focus. Pangatlo, huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Okay, yung atin namang mata. Kanina, yung total being, yung isip natin. Tapos, pangalawa, yung attention, yun yung ating buong kaluluwa. Okay, sa buong kaluluwa, nandoon nag-ooperate yung emotion, yung mind, yung conscience, nag-ooperate doon yung will. Kaya dapat yun ang magkaroon ng attention. Pangalawa, yung ating tenga, dapat nasasala natin yung ating pinapakinggan. Nakikinig. Hindi yung pag narinig, labas sa kabila. So, parang jeep lang na dumaan. No? Pangatlo ay yung ating mata. Yung ating mata, ito na yung ating isipan. Okay? Yung mata ng ating isip. Yung ating physical na mata, ginagamit natin para yung mga letra ng salita ng Diyos ay mabasa. Meron sariling pangunawa ang ating mga mata. Ang mata ay nakakaintindi. Kaya nga yung mga bingi, nakakaintindi sila ng mga senyas kasi may mata sila. Pag inalis mo yung mata, bingi na nga sila, tapos bulag pa, hindi nila magagamit yung dalawang ano na yon, kundi ang gagamitin nila yung pakiramdam. Gagamit na sila ng radio wave. Pakiramdam, yung ihip ng hangin, di ba? So, paano sila nagpapasa sa pakiramdam? Meron ganun. Ginagamit yung pakiramdam sa pagpapasa. Di ba yung mga napapanood natin? No? Tinatakpan yung tenga, pero bukas yung, at tatakpan yung mata, bukas yung tenga, nakikipaglaban. Di ba paano kung isara yung tenga? Grabe, master ka na nun, ano? Nakikipag-communicate ka sa pamigitan ng pakiramdam. No? No, so, yung ating mata, no, ay kamukha ng ating tenga. Yung ating tenga, meron sariling understanding. Pag nakarinig ka ng isang bagay, nakakaintindi ka, di ba? Yung mata, pag nakakita ka, naiintindihan mo sa pamagitan ng mata. Kaya may tinatawag na reading comprehension sa school. Magbabasa ka ng tahimik, pero dapat naiintindihan mo yon sinasabi mo. Now, itong dalawang gateway na ito, yung tenga, dalawang tenga, dalawang mata, papasok yan doon sa puso. Okay. So, ang salita ng Diyos, pag pinakinggan mo at pag binabasa mo, dumidiretso yan sa puso. So, yung understanding ng mata, kung mayroong kulang at mali, iko-convert ng tenga
yung kakulangan at kamalian itatama. Tapos pag dumating sa puso, ibabalansi ngayon. Kaya maiintindihan mo yung salita ng Diyos kapag ang salita ng Diyos ay pinarating mo sa puso. Amen? Kaya ang iba, hindi sila nakakaintindi ng salita ng Diyos kasi hanggang matala at hanggang tenga. Okay, bakit? Physically, ang ating katawan, no, ay ang pamamagitan ang ano natin, ang katawan at kaluluwa. Ang katawan kumakain. Sa pamamagitan ng bibig, dinudurog ng mga ngipin. Sino dito yung may ngipin pa? Sino dito yung kumakain na hindi na dinudurog? Oh, pwede, di ba? Basta malakas ang panunaw. Hindi na ginunuya. Oh. Now, eh mga bata, hindi pa sila makakain ng matigas pagka mahina pa yung ngipin nila. No? Kaya pagka kinain yan, kahit ano yan, makahawak ng piso yan, susubo, lunok. Kaya bantayan mo yan. Ngayon, yung ating katawan, pagdating na sa ating bituka, mayroon tawag tayo na small intestine, mayroon tayong large intestine. Dudurogin yon, tapos yung pagkain, titigain niya doon, tapos doon sa pader ng mga tubo, ng ating mga veins, ng ating mga ugat, dumidikit doon yung tinatawag na yung pinagtigaan. Yung pinakasapal, yun ang itinudumi natin. Okay? Yung mga sustansya, dumidikit doon sa wall ng mga ugat. At doon sa wall ng mga ugat, meron doon mga maliliit na ugat at sumasama yan doon yung mga enerhiya, yung mga sustansya. Pagkatapos, sumahalo sa dugo. Pagka humalo sa dugo yan, dadaan yan sa puso. Pag dumaan sa puso yan, andun yung terminal ng dugo. Doon ngayon, ipapump ng puso, no? Yung mga sustansya na kailangan. So, kailangan maganda ang pump ng puso mo. Kailangan mo ng exercise. Now, paano naman sa kaluluwa? Sa kaluluwa ganito. Yung salita ng Diyos, hindi dumadaan sa bibig. Alaman na makainin mo yung Bible. Dumadaan sa tenga at dumadaan sa mata. Amen? Kaya sinabi, anak, makinig ka. Kilin mo ang iyong tenga sa aking mga salita. At ang iyong mga mata, huwag mong ihihiwalay. No? Kasi, gusto ng Panginoon, yung physical at saka yung spiritual, magka-combine yan. So, ang ating buhay ay lalago, uunlad, kapag ginagamit natin ng tama ang ating mga mata. Kasi kung hindi ka naman magpapasalang Bible, ano naman ang papasok doon sa puso? Kung hindi mo naman pakikinggan, may mga audio Bible eh. Kung hindi mo naman pakikinggan, ano naman ang salita ng Diyos na papasok doon sa puso? Ganito yon, no? Pag ang salita ng Diyos binasa mo, dalawang pintuan niya, napapasok yung salita sa puso. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible, binabasa mo, o, anak ko, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga salita. Lumalabas sa bibig mo, narinig ng tenga mo, nababasa ng mata mo, tama? Meron kang dual understanding. Mas malakas ang understanding mo dahil ginamit mo yung mata mo at saka yung tenga mo. No? Pagdating doon sa puso mo, yun. Pag nag-memorize ka, pag sinasabi mo at binabasa mo, mas madali mong ma-memorize. Tama? Dahil yung sinasabi ng bibig mo, narinig ng tenga mo. Kaya pag Bisaya ang salita mo, Bisaya din narinig mo. Pag Amerikano nagsalita, Amerikano din narinig niya. Di ba? Pero, Bisaya man yan ng Amerikano, pareho sustansya ng salita ng Diyos. Amen? So, now, ganito. Pagdating sa puso, ibig sabihin, malapit mo na masumpungan yung buhay. Madadigestion. Kasi yung puso natin, yung salita ng Diyos, yung enerhiya, alam nyo ba yung salita ng Diyos may buhay? Oh, Hebrew 4:12. The Word of God is powerful and active.
It is sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing of soul and spirit, joint and marrow, and it can know the intents of the heart. Nakita nyo? Salita ng Diyos, no? Kaya niya yung sustansya nito, yung kapangyarihan nito, yung mga vitamins nito ay dumadami hanggang sa espiritu at kaluluwa at hanggang sa buto. Nakita nyo hanggang sa utak ng buto? So, kung mayroong karamdaman, dapat mayroong mang ganong kakayahan, humantong ka sa ganong kakayahan, na gamitin mo yung salita ng Diyos bilang medisina. Okay? Kailangan ang iyong tenga at ang iyong mata doon sa puso, ilagay mo doon yung salita ng Diyos, pagkatapos, yung kapangyarihan noon, dadaloy doon sa parte ng iyong katawan na mga sira. Kung kulang ka sa sustansya, sa physical, susuplayan ka ng sustansya ng salita ng Diyos. Ang problema sa atin, nakabasin lamang tayo sa mga sustansya na nanggagaling sa physical na pagkain. Hindi nyo ba alam na ang physical na pagkain ay galing sa salita ng Diyos? Nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga halaman, di ba galing sa salita? Mula sa hindi nakikita, patungo sa nakikita. Kaya ang orihinal na pinanggalingan ng mga pagkain na kinakain natin ay galing sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, sa awa at hatag ng Diyos, ibinabalik niya tayo sa kanyang salita sapagkat ito ang orihinal. Ito yung pagkain, ang buhay ng iyong kaluluwa. Ngayon, dahil ginawa tayong physical na tao, no, pwede kang hindi kumain sa loob lamang ng mga ilang araw ayon sa paghahanda ng iyong katawan, yung mga nagpa-fasting. Pwede kang hindi uminom, pwede kang hindi kumain ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Depende doon sa sitwasyon, doon sa kalakasan ng iyong katawan. Kasi kung mahina ang iyong katawan at nag-fasting ka, tapos hindi mo muna pinalakas. Sa pagpapasting kasi mayroong training. No? One meal, two meals, three meals, tapos inuulit-ulit mo yon. Iba yung pagpapasting sa sanlibutan, eh kasi nagpapasexy lang sila. Yung pagpapasting sa Panginoon, instead na kumakain ka ng physical food, pinapalitan mo ng spiritual food. Bible lang binabasa mo, pamalit doon sa hindi mo pagkain ng physical. Yun ang ibig sabihin ng fasting. Kaya kung magpapasting ka, dapat salita ng Diyos yung binibigyan mo ng importansya. Ilang oras ka ba naghahanda ng pagkain at sa iyong pagkain sa loob ng isang araw? Oh, kung kumakain ka ng 15 minutes, nagpre-prepara ka sa pagluluto, pagsamasabay mo yon mula almusan mo hanggang sa hapunan, umabot ba ng isang oras? Dapat mayroong isang oras ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil hindi ka na nagmalingke, hindi ka na nagluto, nakaupo ka lang doon, binabasa mo yung salita ng Diyos, hindi ka kumain dahil wala ka niluto, yung oras na inihanda mo doon sa pagluluto hanggang sa pagkain, ay inihanda mo doon sa salita ng Diyos, ang tawag doon, fasting. Pero kung mahusay ka, ako ginawa ko. Pumapasok ako sa trabaho, nagpa-fasting ako. Habang nagtatrabaho ako, nagpupukpuk ako ng bakal, ang salita ng Diyos nasa harapan ko, nagme-memorize ako, naglalakad ako sa kalsada, nagme-memorize ako, ginagawa ko lahat. Pwede mo kasing gawin yon. Depende sa iyong hunger sa salita ng Panginoon. May sukmit ako na mga sinulat ko sa papel na salita ng Diyos. Sinusulat ko sa papel. Tapos, yun ang binabasa ko ng paulit-ulit. Kamukha ng verse na ito. Paulit-ulit ko siyang binasa. Tapos, maintindihan ko na siya.
na sinasabi na sa salita ng Diyos may buhay, sa salita ng Diyos may kagalingan, sa salita ng Diyos merong pag-unlad. Ano sabi ni Jesus? John chapter 6 verse 63. Nasabi niya, "The Spirit give life. The flesh can do nothing. The words that I have spoken unto you, they are life and they are spirit. It is the spirit that quickeneth." Ano yung quicken? Nagpapalakas. Nagbibigay ng buhay. Di ba pag quick ka, sabihin malakas ka, alive, awake, alert. The flesh profited nothing. So ang laman, wala siya. No, wala siyang pakinabang. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Okay? Sabi ni Jesus, anong klaseng spelling ito? Nagkamali rin sila sa spelling, di ba? Sabi sa iyo, ang tawag yan ay typical error, mga kapatid. The words that I speak, ano ba ito? Korean, honey. They speak unto you. They are spirit and they are life. No? Aba, ang galing, oh. 1611 King James Version original. Oh. Napakamahal na ng aklat na yan. Meron kang King James Version na 1611. Kasi ang King James isinulat noong 1611 year. Oh. So, sabi nun, ang mga salita na sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Oh, di ba yung salita ng Diyos may espiritu at may buhay? Uminom ka ng gamot. Para saan yun? Merong ano doon, merong nakadesenyo yung gamot na yun para doon sa sakit mo. Maring pain reliever yun. Pero kapag mayro, aalisin lang niya yung ano, ang gagawin ng gamot na yon, maaaring papatayin niya yung bakterya, maaaring patutuyuin niya yung katawan, i-dehydrate niya para mamatay yung bakterya, maaaring lalasunin niya yung mga bakterya sa katawan. Pero ang medicine, hindi siya nakukumpuni. Hindi siya nagkukumpuni ng mga sirang tissue sa katawan. Ang nagkukumpuni, yung mga pagkain. Di ba? Kaya nauso yung mga binibinta na ano? Ha? Yung mga food supplement. Kasi ang supplement, ito yung nagkukumpuni ng mga sirang tissue o sirang organ sa katawan. So, matagal na proseso yun. Kaya kailangan matagal mong ginagawa yun. At sa pagdating sa food supplement, dapat iba-iba. Hindi ka pwedeng gumamit ng food supplement na iisa lang at paulit-ulit mong gagawin yon. Dapat iba-ibang food supplement para nakukuha mo. Kasi sa dami ng mga food supplement, may pare-pareho silang epekto. Pag isa lang food supplement, inom ka ng bayabas, masisira yung katawan mo dahil sa bayabas. Kailangan iba-iba. Kaya nga dapat tayo kumakain ng iba't ibang gulay, di ba? Hindi palaging isang pagkain. Dapat iba-iba. Pagdating din sa kanin, so merong ano, merong merong bukupandang, kukupandang, chukupandang. Diba? Iniiba-iba natin. Now, ano yung ano ito? So, para pagdating sa ang point dito, yung salita ng Diyos ay pwedeng magbigay sa iyo ng kagalingan na hindi nakukuha sa physical na pagkain. Ngayon, kumakain ka ng pagkain, nagpa-vitamins ka, nagpupod-supplement ka, umiinom ka ng gamot, ginawa mo na lahat, nag-exercise ka. Pero, no?
pwede ka pa rin magkasakit. Pero sa salita ng Diyos, merong assurance of healing. Tingnan mo yung susunod. My son, attend to my words. Incline thine ears unto my saying. Keep it in your eyes. Huwag mawala sa iyong mga mata. No? Ingatan mo, huwag maiwalay sa iyong mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Di ba tama? Sa puso dapat siya maingatan. Bakit? Pagdating sa puso, yung salita ng Diyos, anong gagawin yung salita ng Diyos? Sapagkat buhay sa nangakasumpong. Ano ba yung buhay? Yung buhay, una, yung assurance of salvation sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na pinatawad ka na, pinatawad ka na. So may assurance of salvation ka na. Pupunta ka sa langit dahil anak ka niya. No? Hindi tinitingnan ng Diyos kung sino tatay mo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano lahi mo. Kung ang ilong mo ba ay pangak, pango, o pointed, o katulad ng kay ano, yung mahabang ilong, si ano? Pinocchio. Oh. Wala tinitingnan doon. Ano bang itsura ng mata mo? Kung anong height mo? Kung ano yung shape ng mukha mo? Kung malaki ba dibdib mo? Kung maliit? Kung matangkad ka ba o mababa? Pag sinabi na anak ka ng Diyos, hindi anak ka ng Diyos, doon sa salita, nalalaman mo, nakukonfirm mo ngayon na anak ka ng Diyos dahil nilagay mo sa puso mo. Tapos, pangalawa, merong tinatawag na yung buhay, kasama ng buhay, yung physical na pagpapala. Hello? Kaya, tayo na, nag-emphasize lang, puro salita ng Diyos lang tayo, salita ng Diyos. Kasi mag-pray tayo, salita ng Diyos, pray. Pero pag-uwi sa bahay, wala yung pagpapala. Pero sinabi ng Diyos, yung buhay na yon na masusumpungan mo sa salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos, mababasa mo, ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ang mga bagay na narito. Sino gumawa sa mga isda? Ang Diyos. Sino gumawa ng mga puno? Sino? Oh. Sino gumawa ng lupa? Sino? Sino gumawa ng lahat ng bagay? Sino? O diba? Kapag yung mga ginawa ng Diyos ay ating pinangalagaan at pinararami, magkakaroon tayo ng magandang buhay. Tama? Nakakita ka ng halaman, binaliwala mo. Hindi ka ganda yon, hindi mo rin may bibenta. Nakakita ka ng isda, pinaganda mo, pinarami mo. Kung nagbinta mo, nakaulam ka pa. Nakakita na ka ng ibon. Doon sa probinsya, hinahuli lang yung ibon. Sige, kaya. Hanggang saan ako gusto ng ibon. Hindi man lang sila ng babae, ng lalaki, na pinarami. Bakit yung iba ngayon, nakakahuli ng pugo, babae, lalaki, pinaitlog, kung nagtinda sila ng pugo, nagtinda ng ano, kwek-kwek. O, di ba gumaganda buhay nila? O. Yung manok, nahuhuli lang sa guba. Makahuli ka ng saring manok, lalaki, makahuli ka ng babae, o pagsamahin mo yun. Di ba yung baboy, o pinararami, yung kalawa, pinararami. Ang ginawa lang na kasi natin, kumain lang na kumain. Hindi tayo nag-alaga. Kaya, kahit may lupa tayo, walang kwenta sa ating lupa. Ibenta yan kasi pupunta ako sa Maynila kasi bibili ako lipstick, tapos bibili ako ng sandal. Ayun, may mga ano, pag ganyan-ganyan. Tapos, anong purma-purma mo? Tapos wala ka namang pera. Yung tinuro sa atin nun eh. Tapos, pag-uwi sa probinsya, mga sosyalin na. Wow, pulang ang tuka. Sabi naman ng mga taga-probinsya, oh, sama na rin ako sa'yo sa Manila. Oh, lahat na probinsya na napunta na sa Maynila. Kaya, kasi sa kanila, pagka probinsyano ka, di ka nakarapit sa Maynila, baduy ka. Pero ako naman, kung dito ka sa Maynila at wala kang probinsya, baduy ka rin. Anak, baka yung anak ninyo, wala ng probinsya yan. Kasi nakalimutan nyo na bumili ng lupa. Paglaki ng mga anak ninyo, sabi, may probinsya ka ba? Wala eh. Oo, ang baduy. Kaya, mamili kayo ng lupa sa mga malapit na probinsya. Kung wala na dito sa Manila, eh. Ne? Dito nga sa Manila, ang mga lupa pa dyan nakatiwakwa na binibenta eh. Ayaw nyo bili. Oh.
Ako nagpapanalo pa. Kinausap mo mayari, ito dito, banda na ito, may tatlong lote. Pumunta yung mayari, sabi ko. Gusto mo upa ako yung lupa mo ng 1,000 a month. Sabi niya, sige, huwag ka lang magtatayo ng bahay dyan. Oo, oo, sa akin na yun, upaan ko. Sa susunod dyan, malay mo, ibenta sa akin. O, pag bininta sa akin lahat yun. Kasi wala akong tagapagmana na anak, yung anak ko mayaman na eh. Eh, paano kung yung anak ko sabi niya, pa, meron akong 10 hektarya na lupa, pwede mo bang i-develop? Patay tayo dyan. Di ba? Pwede marami tayong trabaho. Eh, wala pa nga sinasabi, bahala mo na siya doon, magpayaman siya ng payaman. Ako naman, di ba, kung ano man mapunta sa akin, para sa ating lahat yun, sasabihin niyo, sinungaling ako? Oo. Oh, kaya mabuti yan, konti lang tayo, para konti na maghati-hati, ha? Pero, tayo mga konti, ang gagawin ko sa inyo, payayamanin ko kayo. Kaya, kung meron kayong puhunan, ilagay ninyo sa akin. Hindi ko i-scamin yun. Dahil makikita ninyo yung mga manok dyan, mag-aalaga ko ng 30,000 na manok. Oh, isipin mo yun. Meron kang 30,000 na itlog araw-araw. Sige. Mawawalan ka pa ba ng pera? Sabi ko sa'yo, may buhay na salita ng Diyos. Pangatlo, meron ka ng kaligtasan, meron ka pang pinansyal na pagpapala. Pangatlo, meron ka pang physical na kagalingan. Tingnan nyo, sunod natin. Sapagkat buhay sa nakasusumpong kama, o kung nakahiga ka mo ngayon sa sahig, walang kama, at least pag nagbasa ka ng Bible, makakita ka ng kama. Nag-joking. Tawa naman kayo, may nag-joking. Pag hindi kayo matawa, ganyan yung ginigili mo. O yan, tawa na kayo, may joke eh. Diba? Pag hindi effective yung joke, medyo sundutin nyo lang yung kinikili nyo konti. Matatawa kayo. At! Pakibasa sabay-sabay, manakas! Kagalingan sa buo nilang katawan. Oh, sinabi ba ng ating katawan? Sinabi ba? Kagalingan sa buo katawan! Ano? Yung salita ng Diyos, nagbibigay ng kagalingan sa buo katawan! Kulang pa ba yan? Diba? Ngayon, kung ngayon ka lang nakapagsisimula, para kang bibili ngayon ng isang halaman na nagbibigay ng kagalingan, itatanim mo ngayon, alagaan mo ngayon, hanggang sa nagbunga siya. Pag nagbunga siya, bibitasin mo yung bunga, gagaling ka na. Oh, kaya ako, pagkagising ko, sinasabi ko na lang, salamat sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kalusugan. Salamat na lang. Kasi nandun na yung salita ng Diyos eh. Yung salita ng Diyos naging puno na. Kasi sinasabi na yung salita ng Diyos kagaya ng buto, itanim mo sa puso mo. Pero kung ngayon ka pala, magsisimula, okay, pagtyagaan mo. Pero sigurado yan. Ako sasabihin ninyo, pag may edad ka na kami, ay hindi na ako magtatanim ng puno kasi hindi ko na mapakinabangan niya kasi tatanda na ako, yung puno matagal mamungay. Alam mo ba, nagtanim ako ng kaimito dyan? Pinapatanggal niya yung kaimito kasi ano daw, balakid daw eh. Kasi tinanim ko naman, wala naman siyang ano, mga dahon. Pag tumigit ka doon, matutusok kasi, puro mga sanga, walang dahon eh. Pero ngayon, kita mo, may lilim! Mananatili sa iyong lilim. Pag namunga yan, eh di magpapuri ka ng kainito. Meron pa kakao. Binigay ng ate ko yung kakao. May bayaba. may lambutan. Ayan o, ang liit-liit ang space, may langka. Kahit may edad ka na, magtanim ka, kaya ang pagtatanim, kailangan mo ng lupa. Amen. Lupa talaga kailangan natin eh. Ngayon, pero magtanim ka. Ang iba, maraming tinanim, nasa paso. Paano mo ngayon? Now, baka yung salita ng Diyos, itinatanim nyo sa paso. Hindi sa paso, sa puso. Ayan ha.
Mark that word, ha? Ang salita ng Diyos, huwag itanim sa paso, kung hindi sa puso. Ayan. Eh, bata ka pa, meron kang karamdaman, eh. Ano mo salita ng Diyos? Tanim mo. Paano mo tatanim? May healing. Ito healing verse na yan, eh. Sabihin mo, pakipagkatwiranan ka dito. Panginoon, sinabi ng iyong salita. Ang iyong salita ay pwede kong masumbungan ang kagalingan sa buong kong katawan. Panginoon, naniniwala ako dyan. Kaya sa mula sa oras na ito, ang mga salita ngayon ititatanim ko sa aking puso at paniniwalaan ko. At ngayon pa lang, inaangkin ko na ang kagalingan. Grabe, nakakapag-pray. Ngayon ang kausap mo salita ng Diyos. Amen? Amen. Lagyan mo ng sentence yung sa iyong salita ng Diyos. Nakikinig ang Diyos na yung kanyang salita pinaniniwalaan mo at inaangkin mo. Amen? So, ito pangako ng Diyos na sinasabi, ang nakakasumbong ng buhay, nakakasumbong ng kagalingan. Verse 23 na tayo. Ingatan mo ang puso mo ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ang puso natin, pag hindi tayo nag-exercise, hindi tayo nagbibilad sa araw, walang vitamin D, hindi tayo kumakain ng mga green leafy vegetable. Ayan. Tinuro na sa atin, elementary pa lang. Diba? Na, meron, may grow foods, may glow foods, may ano, goo foods, go, glow, and grow. Grow, glow, and go. Eh, yung itlog para saan? Ha? Sa glow. O, di ba? Pag kumain, kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilo. Yung kubot, yung mga pampalaka, yung carbohydrates, kanin, kamuting kahoy, di ba? Yung mga carb, mga carbo, mais, mga gupods, yung karne, gupods, yung mga raw foods, gatas, eh anak ninyo, palakihin nyo muna, gatas, no. Tapos ano, yung mga sustansya, mga vitamina, di ba? Mga juice, kailangan bibigyan nyo sa kanila. So, ayan, ang gagawin nyo, magtiktik kayo ng malunggay, gawin yung juice. Bandang uli, pag laki-laki niya, nahanapin niya yung lasa ng malunggay. So, matututo siyang kumain ng malunggay. Di ba? Hindi yung gatas na palaging nabibili doon sa palengke, doon sa grocery, nasabi ng anak niyo. Anak, saan ba nang gagaling ang gatas? Oh, ano sagot? Oh, sa grocery, sa palengke. Hindi nasasabihin sa baka. Kaya sabi, sa lata. Sa cartoon. Ano yung iniinom niya? Gata sa cartoon. Nasabihin niya. Tama naman yung sagot niya eh. Pero kulang lang ng ano na dapat maintindihan niya. No? Na dapat iba-ibang sustansya. Ipapalo kung yung gumawa ng gatas na yon, idinaya nila, hindi sakto yung mga nakasulat doon na dapat makuha ng anak mo. Mga ngayayat yung anak mo. Kasi iba doon, susulat lang nila yung mga sustansya na nandun doon. Sa una, bandang uli, wala na yun. Kaya winak mo, tinitimpla mo ng gatas, wala na pala yung sustansya. Kasi nahanap nila pera na lang. Sa dami na nagbebenta, bibigyan nila ng pera, nagbebenta, bibigyan ng pera, bibigyan si senador ng pera, bibigyan si kongresor ng pera, wala kikitain yung gatas. Kaya yung gatas naman, hindi nila lalaki ng sustansya yun. Patay anak mo. Kaya, ang gatas ng ina, di ba? Ang malaga. Now, ito, ang puso mo, pag kaya na ay mahina, mahina yung pump niya, yan, di ba, meron tayo na nagkaroon ng tubig sa baga. No? Hindi naman yung uminom ng tubig, pumunta sa baga. Ano ka? Di ba, tatakot ka na uminom na yun? Hindi ganun yun. Sabihin, yung pump na puso mo, mabaga, kaya yung tubig, hindi niya may angat. Kaya, tumatagas yun doon sa mga bigat pumupunta sa ugat. Kaya, magkakasakit ka ngayon. At pagka nagkasakit ang baga mo, sasakit na rin yung ulo mo, sasakit na rin yung mga parte mo, yung kidney mo masisira. Ano man, ang lahat nag-ano sa puso, nagsisimula sa puso.
Kung mula sa puso ay tunay ang ganyan. Diba? Kaya ang salita ng Diyos, pag nilagay mo sa puso, ayan. So, kulang ka lang ng sustansya, sumisikla ka pa. Kasi, ang salita ng Diyos, mayroong pansamantalang pampasigla. Ayo. Tapos, tuturuan ka ng salita ng Diyos. Sabi mo, kumain ka ng masustansya, mag-exercise ka. Kaya, si Jesus, no, hindi siya sumasakay, pupunta sa gawain, naglalakad lang siya. Lakad ng lakad, pupunta sa Judea, pupunta naman sa Samaria. Exercise. Paglalakad. Kaya nasabi nila, ang mga nagpapastol noon, by faith, hindi by faith. By faith. Di ba? So, kaya karamihan ng mga pastor, mga Bisaya. Sino mga Bisaya dito? Amen. Amen. Oh, kasi, nakarangin yung by faith, go by. By, halika by. Di ba? So, sa puso, ingatan ang yung puso ng buong sikap. Pag sinabing buong sikap, eh talagang ano? Talagang ano ka, may disiplina ka. Yung salita ng Diyos daw, ingatan sa puso, huwag papakawalan. Minemorize mo na, kinabukasan, nakalimutan. Memorize mo ulit, huwag pa kalimutan yun. At pagka nandun doon na, nakaano na siya, permanente na. Kahit na madapa ka, andun pa rin yung salita ng Diyos. Kumuha ka na naman ng iba. Yung mga healing verses na kaya ng Isaiah chapter 53, 4 and 5. O, banatan mo yun ng first Peter. Di ba? Na sinasabi. So, kapag nagbabasa ka ng ganitong Bible, o, yung mga tungkol sa kagalingan, mayroong footnotes yan. Ituturo sa iyo yung mga susunod na ano. Tapos, gumamit kaya ng ano, may mga verse na tungkol sa healing. Pag ikunin-kunin mo yon, parang mga tableta na nilagay mo sa garapon. Pagka kailangan mo, kukunin mo sa garapon, iinumin mo. Pag kailangan mo salita ng Diyos, bibigkasin mo lang yon pagkatapos sasabihin mo, I'm healed by the stripes of Jesus. Amen. Amen. Sisigla ka. Alam mo, sabi ng sakit, manghihina ka, maubos ang pera mo, magmumukha kang awaka, magiging malungkot ka, mamamatay ka. Yun ang sinasabi ng sakit. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, lalakas ka, gaganda ka, gugwapo ka, uunlad ka, mabubuhay ka ng matagal. Amen. Pero pag pinakaramdaman mo yung sakit mo, habang wala kang ginagawa, ang salita ng Diyos, no, i-advance mo na yung kagalingan sa puso mo. Amen. Amen. Lahat ng mga healing verses, ikolektahin mo. Ilagay mo sa puso mo. Pagkatapos, yun ang binabanggit mo araw-araw. Okay, nag-concentrate ka doon. Yun ang binabanggit mo araw-araw. Ngayon, makikita mo yung magiging resulta. Diba? Lalakas ka. Kasi ang salita ng Diyos, buhay at mabisa. Kung ang gamot may bisa, ang salita ng Diyos may bisa at may buhay din. Amen. So, buong sikap. No? Nakinig ka ngayon. Pag-uwi mo, hindi ganun ang pagsisikap. At pagsisikap, isulat mo, maghanap ka pa ng iba, huwag ka makontento. Pagkatapos, ano, basahin mo, memorize mo, sabihin mo sa Panginoon. Tapos, i-deklara mo yung katawan mo na, ako'y magaling na, sabi ng sakit. Hindi, may sakit ka pa, sabi mo. Ako'y magaling na, sa mga ngalan ni Jesus, ako'y magaling na. Kumukontra yung sakit, sabi naman sakit. Hindi, may sakit ka pa. Alam mo, mananalo salita ng Diyos. Ganun ang paglaban. Pagkatapos, ano, yan ang ibig sabihin ng buong sikap. Pinagsisikapan mo. Huwag kang dumipende sa patong-patong ng kamay. Yung kamay, may patong mo sa sarili mo. Sabihin mo, itiklara mo na magaling na ako dahil sinabi ng salita ng Diyos na magaling ka na. Nagagaling ka, buong katawan. May problema ka sa mata. May problema ka sa tenga. May problema ka sa puso, sa atay, sa abdo, sa kidney. May problema ka sa sugar. No. Kahit sa arthritis. Ibig sabihin, ano yan? Digmaan yan eh. No? Yung nararamdaman ng lagay, dahil si Kuya Bert, matagal na nakikipaglaban yan. Lagi nagtatagumpay. May nararamdaman siya.
Kasi hindi nyo naiintindihan yung nararamdaman niya dahil pag uminag kayo na katulad niya, tsaka nyo yung maiintindihan na mahirap bumangon pagka merong masakit sa mga kasukasuan. Kaya, no, intindihin ninyo kapagka nag-aawitan, kapagka yung mga may edad na may problema sa kasukasuan, pwede na siya maupo. Huwag natin siya patayuin ng isang oras. Kaya Kuya Bert, ano ka na, free ka na na pwede kang pumalapak na sa upuan. Alam mo, pagka masakit yung mga kasukasuan, kahit pagpalapak, masakit yun eh. Kaya huwag mo sabihin, palakpakan natin ng malakas! Kasi masakit na yung kasukasuan nila. Pero, minsan, kasama sa pagtanda yun. Oh, sino dito yung mga mahina ang ulo, yung albo? Hindi kasama sa redemption yon. Hindi kasama sa pagtubos ng Panginoon yon. Design yun ng Panginoon na minsan, kung nalulugas ang buo, tanggapin mo na. Pero masakit na makarinig na sabihin kalbo. Sabihin na lang, mahina lang ang buhok mo. Ayan. Pag mataba naman, galit sila pag sinasabi mataba, ay malusog. Healthy. Di ba? So, ang ating puso, pag-iningatan, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Yung negative na salita ng Diyos, maririnig mo yon. Sasabihin ng mga doktor, oh, huwag kang basta-basta ano, ng mga supplement. Huwag kang basta-basta magtitiwala ka lang sa salita ng Diyos. Kada nararamdaman mo, pa-check up ka. Oh. Pero, magandang magpa-check up, pero sa salita ng Diyos, dapat maayos ka na. Dapat lahat kukunin mo. Lahat ng possibility kunin mo, pero kunin mo salita ng Diyos. Di ba? So, ang negative na mga salita, no? Parang tubig yan na dumadaloy. Parang buhay na dumadaloy. Negative na buhay. Masamang buhay. Ang mga masamang salita ay masamang buhay. Yung mabuting salita, kagaya ng salita ng Diyos, mabuting buhay. Kaya sinabi, ang puso natin, dinadaloyan ng buhay. Ang puso natin, may laman, may mga masasamang salita, may mabuting salita. Basahin natin ang ganito sa ano. 24. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig. O, tamo? Kapag masama yung nasa puso, masama lalabas sa bibig. Pagkalit yan, tingnan mo, malalaman mo kung masama nasa loob niya. Kasi magmumura yan eh. Totoo, sinta ka. May tinuguan pa. Di ba? Lalabas yun. Kasi yun ang nakasanaya. Pagkising ng uba, mararamang puto ko, chinta. Lagi nagmumura. Kasi mayroong mura doon sa loob ng puso. Pero sabi dito, ihiwalay mo sa ang masama sa iyong bibig at ang mga suway na labi ay inayo mo sa iyo. Oh. Ano doon yung masama, pero hindi mo dapat palabasin sa bibig mo, mamamatay siya doon. Mapapalitan siya ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos napunta doon, mamamatay yung salita ng masama, mabubuhay yung mabuti, kaya lalabas sa Bible, praise the Lord, hallelujah. Amen. Mahiya ka ba magsabi ng hallelujah? Ang ibig sabihin ng hallelujah, purihin ang Panginoon. Hindi nakakahiya na purihin mo ang Panginoon. Di ba? Tumingin matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukak mata ay tumingin matuwid sa harap mo. Paano tumingin na matuwid yung mga mata? Ibig sabihin, dapat ang mata hindi masama. Kasi mayroong ibang mga ano na, pag tumingin, masama tingin sa'yo. Pag tuwid, pinatawad ako ng Panginoon, kaya pinatawad na rin siya ng Panginoon. Tuwid ang iyong mga mata. Hindi ka mapagduda. Hindi ka marites. Chismosa. Ang mga marites, pagtingin sa'yo, mabuti, pagtalikod mo dito, alam mo siya, ano ganito. Kaya ang mata niya, palikuliko. Parang manok. Dalawang tingin ng manok. Walang focus ang manok. Ang mga hayop, ang mata nila dalawa, pero walang focus. Hindi katulad ng tao, dalawa yung mata, pero nagtatagpo yun sa dulo. Kaya yung ano natin, vision natin, sakto. Pero yung ano, yung manok, pag tumingin dito yan, tumingin dito yan. Hindi yan nagtatagpo.
Okay, nakita niya na. Now, kailangan matuwid ang tingin mo. Mapanatagin mo ang landas ng iyong mga paa. Yung paa natin, isa yung buhay natin dapat panatag. Huwag yung buhay ng bako-bako. Kaya kung sinabi kayo, Juan Bautista, okay, ang mga bundok, ang mga burol, dapat patagin. Handa ang pagdating ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng burol at bundok, yung ating pong mga pride na parang mga bundok, yung ating mga bako-bakong buhay, yung mga liko-likong mano, yung mga dapat patagin yan, bulldozerin yan. No? Bulldozerin mo ang puso mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So sabi ron, para paglakad mo, ang mga paa mo ay panatag. No? Hindi ka na tatalisod. Ang mga paa at mga katatag ang lahat ng iyong mga lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa. O, oh, di ba? Paglabas mo, may pumaswit sa'yo. O, oh. Pogi. Sabi sa Bible, anak ko, pag may magsabi sa'yo, lumiko ka sa kanan, huwag kang lumiko, diretso ka lang. Kasi paglabas mo, may lalang, lika muna siya, ka muna. Di ba? Tapos, may friend ka na babae. Oh. Masama siyang babae. Tinatawag ka niya. Sumamasama ka pa. Eh, alam mo na kung saan tayo sasama. Sumamasama ka pa. Diba? Dadali ka niya sa madiling. Oh. Basahin mo yung Kawikaan chapter 5. Sabi ko, pagka may nagsabi sa'yo na pumunta ka dito at lumika, anak ko, huwag kang sasama sa kanya sapagkat kapahamakan ang kahantungan mo. Alam mo yun, ang ibig sabihin niyan, huwag ka makikipag-sex ng hindi. Tama, pakikipag-sex. May tamang pakikipag-sex sa mag-asawa lang yung ginagawa. Amen! Amen. Oh. Para may pananagutan. Huwag kang lumiko sa kanan, sa kaliwa man. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Oh. So, huwag tayo makikipag-sex sa wala sa batas. No? Ano? Iwalay ang paa sa kasamaan. Di ba? Dapat yung paa natin lumalakad lang sa matubig. Yung naaayon sa batas. Naaayon sa batas ng Diyos, naaayon sa batas ng tao. Di ba? Kaya, ang sinasabi ko, kung may problema ka sa buhay, tungkol sa pag-aasawa, hindi maayos ang mga papeles mo, hahabulin ka kasi ng ano, ng, di ba, pag pumunta ka sa ibang bansa tapos hindi maayos ang papeles mo, i-deport ka. Ganito lang ang payo ko sa'yo. Stick to one. Amen? Amen. Huwag ka pa iba-iba. Stick to one. Ialay mo sa Diyos ang buhay mo. Hayaan mo ang Diyos nang mag-ayos ang papeles mo. Tapos, pag binigyan ka ng Diyos na maraming pera, ayusin mo na papeles mo. Amen? Kasi kaya yung iba, hindi maayos papeles kasi walang pira. Ayun sa Mindanao, palagi mag-ira, walang pira. Di ba? So, ngayon, dahil ang puso natin, pagka maayos ang puso natin, maayos din takbo ng isip natin, di ba? Ang puso na ito, makukontrol mo yung katawan at maayos yung puso natin. Amen? Maayos din ang iisipin natin, maayos din yung sasabihin natin, maayos yung paglakad natin, maayos yung ating mga ginagawa sa ating kamay. Kaya, pag ginagawa natin, napagpapala. Pag may hinawakan ka, napagpapala. Diba? Pero, pagka masama ang buhay natin, pag may hinawakan ka, napagpapalo. Nadadamay sa kalukuhan. Diba? Pag may sumama sa iyo, imbis mabuti, napapasama, napagpapalo. Tuloy siya. Pero pag sumama kayo, kaya sinasabi ko, sumama kayo sa akin. Ayun. May tira kayo? O, i-anong nyo sa akin para ibibili natin ng lupa yan. 30,000 naman o. Okay. So, nakita nyo na tayo tinawag ng Diyos na mga anak. Sabi niya, my son, attend to my word. At tanong, paano kung babae? Hindi naman sinabi, my daughter. Patay. Mga lalaki na pala pupunta sa langit. Hindi. Ang salita ng Diyos, wala gender. Sa langit, wala nang babae at lalaki. Amen? Amen. Hindi na doon nagpo-produce ng tao sa langit. Kaya hindi na uso yung gender.
Okay. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Sana ang ating mga puso. Sino man ang special natin na panalangin si Roxanne. Kung sino dito may sakit at karamdaman, halika na Roxanne, pag-pray ka namin. Kasi siya, may tubig sa sabaga. At syempre, panalangin natin. Pinagkasal ko na siya sa Panginoon. Pero kailangan natin ng ating corporation na panalangin. Tayo lahat tumayo. At iyon lang natin ang ating kamay sa Kanya. Hallelujah. Panginoon, si Roxanne o Diyos ay tinawag mo mula sa probinsya hanggang sa lugar nito. Mayroon kang layunin bakit narito. At ano man ang nangyari sa Kanya, Panginoon, nawalan siya ng trabaho dahil meron siyang karamdaman. Lord, mayroon kang layunin sa kanyang buhay. O Diyos, ang salita na kanyang narinig ay magsikin sa kanyang puso at patuloy na sinasabi na ikaw, Roxanne, ikaw ay gagaling sa mga latay ni Jesus. Sakit at karamdaman, tubig sa baga, mawala ka ng tubig, malimas ang tubig na nariyan sa pamagitan ng gamot na kanyang iniinom at sa pamagitan ng kanyang paglaban sa kanyang isipan, nagagaling siya, lalakas siya. And then, sa kapangyarihan ng Panginoon, I speak healing, I speak health to this body. Lord, ano man ang sa mga kasalanan sa kanyang buhay, Panginoon, ay yung pinatawad na sa pamagitan ng pagkilala niya sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kaya sa umagang ito, sa punaan yung mga panalangin, Panginoon, naniniwala kami na kung paano mayroong assurance of salvation sa kaluluwa, may assurance of healing sa aming lubang katawan. Kaya in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Ikaw, sakit sa baga, pinapalayas kita, sakit sa puso. At aking ginagawa ng kagalingan, mag-normalize ang takbo ng iyong ugat, ang iyong puso ay gumaling at maging maayos. Lord, salamat po, Panginoon, at patuloy mong i-supply sa kanya pangangailangan niya, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo siya na bigyan ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Let there be a miracle healing in your life. In Jesus' name I pray. Amen. At sa lahat ng mga narito, tasa natin ating kamay. Sa lahat na mayroong mga sakit at karamdaman, mayroong mga pangangailangan, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, ang kagalingan sa lupang katawan at gawin yung financial na pangangailangan upang patuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, at may balik sa iyo ang kalulatian. Salamat po. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Salamat, Roxanne. Hallelujah. Praise God. At ngayon, dadako tayo sa susunod na bahagi ng gawain sa ating pagbibigayan. Okay, tinatawag ko si Sir Lovely para sa ating Titan Offering Prayer. Sige, siya na. Yan? Let's pray. Hanapin po natin yung mga tithes and offering po natin para sa Lord. So pray po natin. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat, Diyos, sa blessings, sa mga salita na narinig namin ngayong umaga, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, sa kabuhayan na patuloy mong sinusupply sa bawat isa, Lord. Salamat, O Panginoon, patuloy mga i-bless ang mga pinagkakita namin, Lord God, may be business, Panginoon, negosyo, work, Panginoon, or income from our parents, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na palaguin, O Lord God, bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon, upang gamitin ng maayos ang mga salabing ipinagkaloob mo sa amin, Lord. Ganun din namin, tinataas namin sa iyo, ibinabalik namin sa iyo ang aming ikapu at ang aming offering, Panginoon. I am maging kagamit-gamit, Lord God, sa iglesia mo, Panginoon. Ganun din sa buhay ng bawat gagamit nito. Lord God, maraming salamat. Ito ay tanda ng aming pagsunod. At sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, habang kayo po ay nagbibigay ang ating mong announcement. So, malapit tayo ang ating anniversary. Una, sa March 26 anniversary sa Camarin, invitado tayo, kaya tayo doon, susuporta tayo siguro hapon yon. Now, March 28, doon naman kami sa Pangasinan. Tapos
April, merong prayer academy sa Mabita. And then sa May 22, Sunday yon, yung ating anniversary. Kaya pagdating ng April, maglalaga na tayo ng 45 days doon para meron tayo pang ulam. Amen. So meron na tayong bigas, meron na tayong pang ulam, wala namang problema, di ba? Okay, so yung ating pong tithes and offering doon natin ginagamit sa ating gagawin. Okay, so ayun, ano pa, yung ating pong mga hulog, yung gustong sumali sa ating kooperatiba, open pa po yan, at yung ating mga hulog sa ating bigas. At hopefully, kung makakulit na tayo na maganda ngayon, ay makabili naman tayo para tomorrow, mayroon na naman tayong bigas. Okay? So, tayo lang ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. So, tawag ko muna si Sister Odyssey para sa ating closing prayer. Yes, Lord, let's bow our head. Panginoon, maraming maraming salamat, Panginoon, sa linggong ito, sa tanghaling ito, Panginoon, na hindi mo pinabayaan ang iyong mga anak. Lord, sa ilamang mapurihan, Panginoon, ikaw lang ang aming paglilingkuran, Panginoon, ang bukos at isipan, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, kiniklaim namin, Panginoon, ang kagalingan sa anumang mga karamdaman meron kami sa aming katawan, Panginoon. Lord, yung financial blessings, Panginoon, salamat, Panginoon, patuloy bigyan ng kalakasan ng bawat isa. Bigyan ng kasipagan, Panginoon. Bigyan ng maayos na trabaho, Panginoon. Hanap buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy na rin tayo sa ating kamay. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa bawat isang narito. Gabayan mo po sa pag-uwi. Gabayan po, Diyos. Hallelujah. Tanggapin ninyo ang bendisyon mula sa ating Panginoon. May the love of the Father be with us. The grace and mercy and salvation of the Lord Jesus Christ. And the continued fellowship of the Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Magkamayan tayo sa isa't isa. Happy Sunday to everyone. Tapos na po ang gawain. So, God bless us all. Maraming maraming salamat sa inyong pagtanong.